Kristo, ni Kristo anak ng Diyos, atin na yung dalawin, atin na yung dalawin, dalawin sa mahin, siya ang thank you. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nagpakita bilang taong katulad namin ang iyong anak. Sa pamamagitan niya na naging aming kawangis, kami nawa ay maging kanyang kaparis. Kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Turuan mo, yaong haring,
humatol ng katuwiran sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Ang lupainawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nakamag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupa na walang pastol. At sila ay tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, ilang napuok na ito? At malapit nang lumubog ang araw, payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatig na yon at bayan upang makabili ng pagkain. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbigay sa kanila lang makakain. Bibili po ba kami ng halagang 200 denaryo na tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad. Ilan ba ang dala ninyong tinapay?
Tingnan nga ninyo, wika niya. Pagkatapos tingnan, ay kanilang sinabi, lilima po at dalawang isda. Iniutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulutong sandabuhan. Kaya't naupo sila ng manda-mandaan at lima-limaan po. Kinuha ni Jesus ang limang tinapay at dalawang isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang dalawang isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hating tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakul. Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating unang pagbasa, ipinayo sa atin ng ating Panginoong Jesus, sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos, magmahalan tayo. Mahalin natin ang isa't isa. Mahalin natin ang lahat ng tao. Sa ating Ebanghelyo, nakita natin si Jesus nagpapakain ng libu-libong taong nagugutom. Siya ay naglilingkod at nagkakawanggawa. Ang ibig pong ipamulat sa atin ng ating Panginoong Jesus bilang pagmamahal natin sa lahat ng tao, ang dapat natin isagawa lagi-lagi, maglingkod tayo sa lahat ng tao, magkawanggawa, tumulong sa mga nangangailangan. Kung nakikita natin ang nangangailangan, iabot natin ang lahat ng tulong na makakaya nating ipaabot sa kanila. Magmahalan daw tayo, at bilang pagmamahal, lagi-lagi tayong magkawanggawa.
ang Diyos lamang ang makatutugon sa pagkagutom ng puso at kaluluwa. Kaya't idulog natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan, ang ating tugon, banal na pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Banal na pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ang simbahan naway maimulat sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Banal na pastol, pakanin mo ang iyong bayan. At inawang maunawaan na ang mga hinahanap ng puso ay hindi matutugunan ng paghangad sa makamundong tagumpay o material na bagay. Manalangin tayo. Banal na pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa walang silbing paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ang tamang landas at layunin nila sa buhay. Manalangin tayo. Banal na pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ang mga may karamdaman at kapansanan, naway itaguyod at aliwin ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Banal na pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ang mga namayapa na ay makasalo nawa sa walang hanggang piging sa langit. Manalangin tayo. Banal na pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang sa daan ng katarungan at kapayapaan. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang dakila. Nalangin
manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kanugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inik-aaking mga alay upang ang pag-ibig mo na aming ipinagdiriwang ay siya naming ngayon na pagsalu-saluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mo na di na iiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon, ikaw ay aming nababanaagan. Ang anak mo na di na iiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili ay aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-hali na kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tandang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot
sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mo na aming pinagsaluhan ay makapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami ay paghindapatin na maging akin sa iyo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, Pintakasi
ng mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ikaw ay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon na ikaw ay ninunuwalhati na dyan sa langit, nananalig kami na ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga kinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami ay maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami ay maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami ay maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, sinasamba ka namin, inipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nazareno,